Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jed. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa Thailand. Noon kasi, nagtatrabaho kasi ako doon sa isang taniman po ng mga saging. Bago pa lang ako doon noon. At pakiramdam ko na talaga, parang may kakaiba sa lugar na iyon. May bahay po sa gilid ng taniman na siyang tinutuluyan namin. Stay in kami doon. Ayos naman sana ang buhay ko roon dahil kasi baguhan lang ako, matino ang trato nilang lahat sa akin. Lalo na't nalaman nilang Pinoy ako. Sa lahat kasi ng mga dayuhan sa bansa nila, Pinoy daw talaga yung pinakapaborito nila. Isang beses po, habang nagkakape ako sa may harapan ng bahay namin, nakarinig ako ng parang boses po ng babae. Nagmumula yun sa taniman po ng mga saging. Nagtaka naman ako kung ano at sino yon. Inakala ko kasi na baka may babaeng natuklaw ng ahas. Nang pupuntahan ko na sana, pinigilan po ako ng kasamahan ko. Tawagin na lang po natin siyang Makni. Siya po yung pinakagwapo sa amin. Sinabihan niya ako na kapag may narinig daw akong ganoon, wag na wag ko daw lalapitan. Nang tanungin ko siya, sinabi niya lang sa akin ang dalawang salita. Nang Tani. Wala na siyang sinabing paliwanag. Basta pinaupo na lang niya ako. Tapos, siya na po yung naglakad papunta doon. Maayos din naman po siyang nakabalik. Kinabukasan ng gabi, napansin namin na parang nagbago po yung pakitungo sa amin ni Makni. Punta siya ng punta sa may sagingan. Kahit ng mga panahon na yon, wala naman kaming gagawin doon. Nagtataka na nga sa kanya yung iba naming kasamahan. Hanggang sa kinagabihan, bigla na lang siyang may pinakilalang babae sa amin. Hype sa ganda ang babae. Nakasuot din ang kulay green. Tapos yung tingin niya, parang nakakaakit talaga. Ayaw sabihin sa amin ni Makni kung saan niya nakuha yung babaeng yon. Basta, para siyang nakakatakot lagi. Hindi nga namin sigurado kung talagang nagmamahalan sila ng babaeng yon. Ewan ba namin? Ilang araw matapos niyang iharap sa amin yung babae, kapansin-pansin yung pagiging tuyot ni Makni. Malakas naman daw siyang kumain pero parang nawawalan siya ng laman. Unti-unti siyang nagiging butot balat. Tapos parang nawawalan siya ng dugo. Napag-uusapan na nga siya ng matatanda doon sa amin. Ang sabi nila, baka raw pagmamayari na ng isang Nang Tani si Makni. Base sa kanila, ang Nang Tani raw ay isang nilalang na naninirahan sa may sagingan. Nambibiktima daw yon ng mga lalaki. Nag-aaya daw ng babae ng lalaki na makakatalik. Kapag pumaig daw ang lalaki, parang pagmamayari na raw nito yung lalaki. Tapos, unti-unting mamamati ang biktima dahil hihigupin daw ng Nang Tani ang kaluluwa ng lalaki. Nakakakilabot, ang hirap paniwalaan pero yun ang sabi nila sa akin. Ginawa ng mga kasama ko ang paraan para maibalik si Makni sa dati. Kaso, huli na po ang lahat. Isang araw kasi, nakita na lang po namin siya sa may sagingan na naninigas na. Puti ang mga mata at parang kalansay na. Malakas talaga ang paniniwala po nilang lahat na Nang Tani ang gumawa noon. Dahil magmula noon, hindi na rin po nagpakita sa amin yung babaeng pinakilala po sa amin ni Makni. Hello po guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Randy. Ibabahagi ko lang po sa inyo yung nakakatakot kong karanasan sa may Thailand. Nagbakasyon kasi kami doon ng halos isang linggo. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Pero magkakaiba po kami ng tinuluyang bahay. Yung dalawa ko kasing kasama doon, magjowa. Every time pong matutulog ako, nararamdaman ko na parang may laging mabigat sa dibdib ko. Yung parabang may nakadagan sa akin. Nahihirapan talaga akong huminga noon. Noong una, inakala ko lang na baka dahil lang yun sa dami ng kinain ko. Nagigising pa naman ako noon. Yun nga lang,
Hirap po akong huminga. Para talagang naiiwan sa dibdib ko yung bigat. At dahil sa nangyayari sa akin, sinabi ko na sa mag-jowa na hindi mo na ako iinom. Isa rin kasi ang alak sa tinitignan kong dahilan. Nagpahinga ako ng isang gabi sa pag-inom. Medyo gumaan na rin yung pakiramdam ko kahit papaano. At pagsapit ang gabi, maaga akong inantok. Kung tama ako ng pagkakaalala, mga bandang alas 7 pa lang nun, humiga na po ako. Pero pagpikit ko pa lang po ng mata ko, bigla ay nakaramdam po ako ng bigat sa dibdib ko. Noong mga sandaling yun, napagtanto ko na hindi dahil sa bangungot lang yung nararamdaman ko. Meron talagang something na ang hirap ipaliwanag. At dahil sa nangyayaring iyon, hindi na talaga ako nakatulog. Lumabas ako ng unit na iyon. Kasabay naman po nun, may isang babae na parang kasing edad ng ate ko ang lumapit sa akin. Tawagin na lang po natin siyang Atsyara. Napansin niya raw kasing nakahawak ako sa may dibdib ko. Kaya niya ako nilapitan. Sinabi ko naman sa kanya yung mga nararanasan ko. Nakita ko nga yung pag-aalala ni Atsyara. Ang tanong naman niya sa akin, kung sa kama ko daw ba, eh may nakikita raw ba akong mga putik na natuyo? Naalala ko naman bigla yung parang bakas ng paa ng pusa na marumi doon sa mahigaan ko. Sinabi ko yun, nabahala po si Atsyara. Ang sabi niya, baka raw ginugulo ako ng PM. Ang PM daw kasi, ay isa doon nilalang sa Thailand. Isang nilalang sa Thailand na maituturing na delikado. Sumasampa raw kasi yun sa dibdib ng isang taong natutulog. At habang tumatagal daw, pabigat yun ang pabigat. Mas mabigat pa raw kapag umabot ng 3 gabi hanggang sa 5. Mabilis naman akong naniwala sa mga ganoon. Kasi sa Pilipinas, naniniwala din po ako sa mga kakaibang nilalang sa atin. Mga engkanto, aswang, mga multo, at kung ano-ano pa. Siyempre sa Thailand, panigurado, meron din mga ganon. Kabado na talaga ako noon. Baka kasi sa muli kong pagtulog, hindi na ako magising. Pero ang sabi ni Atsyara, mag-lipstick daw ako. Siyempre nung una nagduda ako, napainto ako sa sinabi niya. Akala ko nagbibiro lang yung Thailander na iyon. Pero ang sabi niya, sa Thailand daw, nagli-lipstick daw yung mga lalaki na nakakaranas ng ganoon. Ang PM daw ay ayaw sa mga babae. Kaya kapag nakikita nilang merong lipstick yung isang lalaki, hindi na daw ginugulo. Kahit alam ko magmumukha kong tanga, sinunod ko yung sinabi ni Atsyara. Nagtiwala ako sa kanya since siya naman yung taga Thailand. At kinabukasan ng gabi, sinubukan kong matulog. Nakalipstick ako noon. At yun yung unang pagkakataon na nakatulog ako na mahimbing sa Thailand. Epektibo ang pinayo sa akin ni Atsyara. At sa mga sumunod na huling gabi ko doon, hindi na bumibigat yung dibdib ko. Laking pasalamat ko talaga kay Atsyara. Ang nakakabatrip lang noon, napagkamalan akong bading ng mga kaibigan ko. Nakalimutan ko kasing tanggalin yung lipstick ko nang minsan mag-breakfast kami. Kaya pala sila tawa ng tawa sa akin. Ang kapal daw pala ng lipstick ko. Mali pa yung pagkakalagay. Ganun pa man, wala na akong pakialam sa kanila. Ang akin, naging ligtas ako doon sa Thailand. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jody. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari po mismo sa may Bangkok, Thailand. Namasukan kasi ako doon bilang isang kasambahay. Yung amo ko mag-isawa, kilala ko na po dito sa Pilipinas pa lang. Kumbaga, dinala po nila ako doon noong nagkaanak po sila. May kaya po sa buhay yung mga amo ko. May sarili silang bahay sa Bangkok. At yung bahay na yun, masyado pong malaki para sa amin pong apat. Kapag wala ngayong mag-asawa sa bahay, ang kasama ko lang po sa bahay ay yung anak po nila, si Yathal. Mabait naman po si Yathal. Naglalaro lang po siya ng laruan niyang Barbie. Kung minsan naman, magkasama kaming nanonood sa may sala nila. Wala naman akong problema. Pero isang araw,
nagbago na lang po ang lahat. Abala lang po ako nun sa paglilinis ng kusina nang narinig ko pong merong kinakausap si Atal. Nasa sala po ito. Narinig ko nga rin na bukod po sa bata, may iba rin po talagang boses doon. Sinilip ko naman po si Atal. Nakita ko na meron siyang dalawang batang kinakausap. Nagtaka naman ako. Papaano nagkaroon ng dalawang bata doon na wala naman kaming pinapapasok sa loob? Tinawag ko naman si Atal at agad din naman niya akong nilingon. Pero yung dalawang bata, nanatili lang pong nakatalikod. Ang sabi po ni Atal, kaibigan niya rin yung dalawang batang yon. Nang lapitan ko nga sila, bigla na lang pong tumakbo yung dalawang bata palabas ng bahay. Sinundan ko sila. Nakarating kami sa milikuran ng bahay. Pumasok sila sa loob ng isang drama. At nang tignan ko sila roon, bigla po silang nawala. Natakot ako bigla. Mabilis kong binalikan si Atal. Naabutan ko siyang nakasubsob na sa may sahig. Wala na pong malay. Pagdating po ng mga amo ko, mataas na po yung lagnat ni Atal. Dinala agad namin sila sa ospital. Nang maging ayos na siya, kinausap po siya ng mga amo ko. Piniliwanag ko sa kanila kung ano yung nangyari. At sa hindi ko mapaliwanag na dahilan, nakita ko masaya ang reaksyon ng mukha nila. Yung dalawang bata kasi na nakalaro daw ni Atal ay rakyom. Dalawang batang espiritu na nagdadala daw ng swerte. Tumutupad daw sila sa mga wish ng mga bata. Akala ko nga nung una eh, hindi totoo yung sinasabi nila. Pero makalipas lang po yung ilang araw, mas naging maayos po yung takbo ng negosyo ng mga amo ko. Lalo lumakas at mabilis po talaga yung pag-unlad. At bukod doon, nalaman din po ng babaeng amo ko na nagdadalang tao po siya. At sa pagkakataon na iyon, kambal daw. Nang tanungin nila si Atal, naghiling haraw talaga ito at ang hiling niya doon sa Merakyom, masaganang buhay, pati gusto rin niya ng kapatid. Ako nga ay manghang-mangha nun kasi natupad nga yung hiling ni Atal. Tuwang-tuwa nga yung mag-asawa sa anak nila. Todo sila pasalamat doon sa Rakyom. Bilib na bilib talaga ako nun. May ganoon palang nangyayari sa Thailand. Nang matapos ang kontrata ko sa kanila, binigyan nila ako ng malaking pera. Kaya dito sa Pilipinas, namuhay po ako ng masagana. Nakapagpatayo ako ng negosyo. At bukod doon, nagkaroon din po ako ng pamilya. Kasi bukod pala sa kahilingan ni Atal na iyon, ang hiling din pala ni Atal na sana ako raw ay magkaroon ng magandang buhay at ng pamilya. Kaya syempre ako, aking pasalamat ko din sa alaga kong si Atal. At syempre, sa Rakyom. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Arnel. Mag-share lang po ako ng kwento. Experience ko po ito noong mayroon ako naging kasintahan na isang Thailander. Tawagin na lang po natin siyang Jane. Mag-iisang buwan pa lang po yung relasyon namin noon. Nang bigla na lang pong dumami ang problema namin. Lalong-lalo na po sa komunikasyon. Mula nang magtrabaho siya, palagi na lang po kami nag-aaway sa tuwing magkikita kami. Hindi ko alam kung anong problema niya. Wala naman akong ginagawang masama, pero lagi pa rin siya nang gagalaite. Isang beses po nang magkita kami, para po siyang aligaga. Tingin siya ng tingin sa kung saan-saan. Nag-offer nga ako sa kanya na ihahatid ko na kako siya, pero tumanggi po siya sa akin. Naghiwalay po kami ng hindi maganda noon. Nataranta nga siya, pero ang hindi niya po alam, sinundan ko po siya hanggang sa kanila. At sa unang pagkakataon, nakarating po ako sa bahay nila nang hindi niya po nalalaman. Nalapit na sana ako sa gate nila, pero may isang matandang Thailander ang lumapit sa akin. Tinanong niya kung sino ako. At nang sabihin ko kung kaano-ano ko si Jane, nagtaka po yung matanda. Hindi ko ba raw kilala si Jane? At habang maaga pa raw,
Dapat daw eh, umiwas na ako sa babae. Magtatanong pa nga sana ako sa matanda pero naglakad na rin siya paalis. At dahil doon, nahiwagaan po ako sa sinabi niya. Lumapit naman po ako sa gate ni Jane. Sakto naman na bukas ang pinto. Marahan akong pumasok sa loob. Wala na akong pakialam kung trespassing na ako. Bago ako makapasok, narinig ko agad si Jane na nagsalita. Sumilip ako ng bahagya sa nakabukas na gitna pinto. Nakita ko si Jane sa loob. May hawak-hawak siyang manika. Tapos sa tapat niya, may maliit na bangan na kulay itim. May larawan niya na isang bata na parang nasa edad na siguro mga nasa dalawa. Hindi ko maintindihan ng iba niyang sinasabi. Malalim na lingwahe na kasi ang ginagamit niya. Basta pakiramdam ko nun, para po siya nag-oorasyon. Parang gusto niyang buhayin yung nasa banga. Naalala ko nun, mayroon siyang sinabi sa akin. Bago kami magkakilala, may anak na daw siyang namatay. At palagi ko, ang nasa banga ay yung anak niya. Kinilabutan talaga ako nun. Kinabahan ako dahil hindi ko inakala na may ganun palang side si Jane. Para po siyang nadedemonyo noon. Namumuti-muti pa ngayong mata niya habang nag-oorasyon. Yung parang tumitirik. Aalis na nga sana ako. Pero, naramdaman niyang nandoon ako. Hindi ako nakagalaw nang tumayo siyang lumapit sa akin. Hinila niya ako palapit sa harap ng banga. Ang sabi niya, tulungan ko ro siyang buhayin yung anak niya. Umiiyak-iyak pa nga siya pero tumatawa rin. Parang nababaliw. Malayong-malayo na siya kung paano ko siya unang nakilala. Para na po siyang sinasapian ng demonyo. Tinanggihan ko po siya at bigla na lang po siyang nagalit. Ang dami niyang pinagsasabi. Sinabihan niya ako na kung hindi raw ako tutulong, makipagpalitan na lang daw ako ng kaluluwa sa anak niya. Basta, ang dami niyang sinasabing kabaliwan. Hinawi ko siya. Ayaw niya akong bitiwan. At nang matumba siya, dali-dali na akong tumakbo palabas ng bahay niya. Hindi niya ako hinabol hanggang sa gitlang siya. Ang sama ng tingin niya sa akin, para niya nga rin akong sinumpa. Pagkatapos nun, ilang araw ako nakakatanggap ng mensahe na pagbabanta niya. Papatayin niya raw ako para daw sa anak niya. Talagang iba na yung takbo ng utak niya noon. At dahil sa takot ko, napilitan na lang po akong umuwi ng Pilipinas. At magmula noon, wala na po kami naging koneksyon sa isa't isa. Thank you.